Si Joy Hidalgo ay isang estudyante na consistent sa pagiging Dean's Lister. Pero nasira lang ito nang may papalit sa guro nilang malapit ng mga anak, si Professor Ronald De Castro. Sinabi ko na sa inyo kanina na ayoko nang may disenyo sa gilid ng papel. Bakit mayroon pa rin hindi sumusunod? Gaano ba kahirap basahin at intindihin ang instructions ko para hindi nyo masunod? Sigaw ni Professor Ronald De Castro dahilan para mapaimpik ang kanyang mga estudyante. Sa lahat ng estudyante, naglakas loob si Joy Hidalgo na itaas ang kanyang kamay para sumagot. Pasintabi po, sir. Pero iyan po kasi ang nakasanayan namin. Paliwanag ni Joy. Tumaas ang kilay ni Professor Ronald, kaya ang mga kaklase ni Joy ay napakagatlabi. Wala akong pakialam, miss. Ako na ang guru niyo at hindi si Mrs. Salve, kaya umayos kayo. Sigaw ni Professor Ronald at hinampas ang mesa gamit ang hawak niyang papel. Panandali ang tumibok ang puso ni Joy sa sobrang kaba. Sa buong buhay niya, niminsan ay hindi pa siya nasigawan. Pasintabi uli, sir. Pero ang disenyo po ay nagbibigay ng kulay sa aming papel. Hindi lang po iyang simpleng disenyo. Nilalagyan po naman iyan ng pagsisikap at pagmamahal. Saad ni Joy, kabadaman ay pilit niya pa rin nilalaban. Noon pa man ay sanay na si Joy na sumagot basta alam niya kung ano ang tama. Pinaglandas ni Professor Ronald ang kanyang braso sabay sabi ng, "Alam mo ba ang totoong disenyo, miss? Iyon ay ang panatilihing malinis ang inyong papel, yung hindi nakakasakit sa mata. Dahil kung totoong nagsikap ka at nagmahal sa iyong papel na pinasa, di mo dudungisan na iyon." Bumalik sa normal na atmosphere ang silid aralan. Gawin nating halimbawa ang pagmamahal. Kung magmamahal ka, hahayaan mo na lang ba na dungisan ng kasintahan mo ang pagkatao mo dahil lang sa akala niya pagmamahal pa rin ang ginagawa niya? Dahil ang akala niya pure pa rin ang puso na unti-unti niyang dinudungisan? Tanong ni Professor Ronald. Umiling si Joy. Gaya lang iyan ng papel. Ang totoong disenyo ay ang pagpapanatili nitong malinis, natural at totoo. Puna ni Professor Ronald. Hindi makaimik si Joy lalo na nang makita niya ang pagsang-ayon ng ilan sa kanyang kaklase kay Professor Ronald. Wala nang nagawa pa si Joy, kaya umupo na lamang siya sa kanyang upuan habang marahan na kinakagat ang labi dahil sa hiya. Noon pa man ay hindi niya iyon naramdaman. Tanging si Professor Ronald lang ang nagpahiya sa kanya. Tahimik na nakikinig si Joy habang nasa malapad na likod ni Professor Ronald ang tingin ng bigla siyang kalabitin ng kanyang kaibigan. Ano yung kanina? Bago yun oh. Himala yata at tinanggap mo ang pagkatalo mo. Puna ng kaibigan ni Joy habang nakangisi. Umikot ang mata ni Joy at pinaglandas ang braso. Hindi ako natalo, Diana. Ayoko lang talaga ng gulo. Sagot ni Joy. Gulo? Hindi gulo ang pagsagot at pagdepensa sa kung ano ang tama, Joy. Aminin mo na lang kasi na nahumaling ka kaya mo tinanggap ang pagkatalo mo. Natutuwang puna ni Diana at napailing. Isang masamang tingin ang ibinigay ni Joy kay Diana at tinuro ang sarili. Ako? Nahuhumaling sa pagmumukha niya? Bulag ka ba, Diana? Akala mo ba papatol ako sa kagaya niya? Halatangang walang modo eh. Ugali pa lang niya bagsak na standards ko. Naiinis na saad ni Joy. Huwag kang magsalita ng tapos, Joy. Ipakita mo sa akin na hindi ka tataob sa kanya. Labanan mo siya. Ipakita mo sa kanya na mali. Ipakita mo na tama ka at siya ang mali. Paghahamon ni Diana kay Joy. Inikutan ng mata ni Joy si Diana. Sabay sabi ng, "Okay, madali lang naman yan." Gaya ng napag-usapan ni na Joy at Diana, ginawa nga ito ni Joy. Habang kasalukuyan na nagtatalakay si Professor Ronald tungkol sa tamang paggamit ng bantas, ay biglang nagtaas ng kamay si Joy at tumayo. Pasintabi po, sir. Pero ano po bang saysay ng pagtuturo mo ng tamang bantas? Sir, nasa kolehiyo na po kami at wala sa elementarya. Seryoso na tanong ni Joy. Sa gilid ng mata ni Joy ay kita niya ang pagpipigil-tawa ng mga kaklase nito. Kita rin kasi ni Joy kanina kung paano mag-react ang kaklase niya sa tinalakay ni Professor Ronald. Halatang naiinip ang mga ito. Humakbang si Professor Ronald palapit sa direksyon ni Joy habang nakangiti at pinaglandas ang braso. Miss Hidalgo, nasubukan mo na bang sumulat ng balita? Tanong ni Professor Ronald
na hindi naman kasama sa tanong ni Joy sa kanya. Umiling si Joy habang nakakunot ang noo. Nasubukan mo na bang gumawa ng masusing banghay, Aralyn? Tanong uli ni Professor Ronald. Umiling uli si Joy. Ang mga kaklase niya ay napakunot na ng noo habang pabalik-balik sa kanila ang tingin. Hindi mo naman pala nagawa. Magpapagawa ako sa iyo ngayon ng balita o masusing banghay, Aralyn. Kaya mo ba? Kaya mo bang magsulat na walang ni isang mali? Na lahat ng bantas ay nailagay kung saan nararapat? Tanong ni Professor Ronald. Dahil mataas ang kumpiyansa ni Joy, ay tumango siya sabay-sabi ng, "Oo, kaya ko, Professor Ronald." Isang ngiti ang pinakita ni Professor Ronald kay Joy. Akala ni Joy ay hanggang doon na at nagwagi na siya. Pero nalukot ang mukha ni Joy nang magsalita ulit si Professor Ronald. "Sige, gumawa ka ng balita. Kahit huwag na ang masusing banghay, Aralyn. Balita na lang. Ipalagay mo na isa kang manunulat at ang balitang sinusulat mo ay gagawing headline sa 24 oras. Isulat mo sa papel pagkatapos ay ipakita mo sa amin." Hamon ni Professor Ronald. Mabilis na ginawa ni Joy ang sinabi ni Professor Ronald. Habang nakatingin kay Joy ang mga kaklase niya, pinipigilan naman niya ang kanyang sarili na huwag mataranta. Matapos gumawa ni Joy ng balita, ay ipinakita niya sa lahat habang may ngiti sa labi. Estudyanteng sinaksak ang kanilang professor na nagngangalang Ronald De Castro. Iyan ang nakasulat sa papel. Pumalakpak si Professor Ronald at tumango-tango. Hindi mapigilan ni Joy mainis dahil hindi man lang nakaramdam si Professor Ronald ng pagkainsulto. "Magaling!" Puri ni Professor Ronald. Isang malaking ngiti ang pinakita ni Joy dahil sa sinabi nito. Ngiting tagumpay. "Magaling ang ginawa mo, pero..." Saad ni Professor Ronald at tinitigan ang papel. "May mali." Saad ni Professor Ronald at kinuha mula sa kamay ni Joy ang papel. "Kung mapapansin niyo, ang sinulat ni Hidalgo ay Cas, Gitling, Tro, at hindi buong Castro dahil nagkulang ito sa espasyo. Sa tingin niyo ba tama ang ginawa niya?" Tanong ni Professor Ronald. Walang ni isa ang sumagot at tumingin lang sa kanya na parang naghihintay ng paliwanag. Bumuntong hininga si Professor Ronald. "Makinig, kapag nagsusulat kayo ng pangalan ng tao, hindi niyo dapat ito ihiwalay. Professor Ronald De Castro dapat ito at hindi Professor Ronald De Cas Gitling Tro dahil pangalan iyan ng tao. Maaring simple lang ang rason mo. Kulang sa espasyo? Ano bang saysay sa bantas kung hindi mo pa alam kung paano gamitin?" Saad ni Professor Ronald at ibinalik kay Joy ang papel. "Umupo ka, Hidalgo. Kayong lahat, makinig." Sigaw ni Professor Ronald at tumayo sa gitna. "Huwag niyong nilalang ang bantas. Dahil sa pagsusulat ng mga banghay, Aralyn, balita at iba pa ay kailangan ng tamang paggamit ng bantas. Hindi ba kayo nahihiya? Pagtuturo pa naman ang kurso nyo, pero ganito kayo. Ano na lang ang ituturo nyo sa magiging estudyante kung sa sarili nyo nga mismo, wala kayong alam? Alam kong simple lang, bantas lang naman iyan, di ba? Pero sa bawat bantas ay may patuntunan kung paano at kung kailan ito ginagamit. Huwag nyong nilalang ang itinuturo ko. Kung ilan sa inyo ay kung alam na kung paano gamitin, kung ganun, tumahimik ka. Hayaan mo ang walang alam na makinig sa tinalakay ko. Malay nyo, may mapupulot pa pala kayong mga aral na kailanman ay hindi nyo pa nakakasalubong." Saad ni Professor Ronald. Dahil sa sinabi ni Professor Ronald ay mas lumalim ang inis ni Joy sa kanya. Mas nadagdagan ang rason ni Joy na tapatan si Professor Ronald. Tanghalian niya at hindi pa rin nawala sa isip ni Joy ang pagpapahiya uli ni Professor Ronald sa kanya. "Tigilan mo nakakaisip kay Professor Ronald, Joy." Punan ni Diana habang ngumunguya. Umikot ang mata ni Joy at pinaglandas ang braso. "Di siya ang iniisip ko, Diana. Ang klase niya bukas ang iniisip ko. Iniisip ko kung paano ko siya ipapahiya. Kailangan kong makagante." Iritadong saad ni Joy. Bumuntong hininga si Diana, sabay-sabi ng, "Alam kong nakipaglaban ka sa kanya dahil sa paghamon ko sa iyo noon. At humihingi ako ng tawa dahil doon. Kaya Joy, tumigil ka na. Hayaan na natin si Professor Ronald." Pakiusap ni Diana kay Joy.
Hindi ako titigil hanggat hindi ako nagwawagi, Diana. Ngayon pa ba ako titigil? Maraming beses na akong napahiya, Diana. Kailangan kong gumanti. Gigil na saad naman ni Joy habang tinotorture ang ulam niyang adobong manok. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa silid-aralan. Sabik na sabik pa si Joy dahil nakapaskil na raw ang mga kasali sa Dean's List. Diana, kinakabahan ako. Bulalas ni Joy habang magkahawak kamay sila ni Diana. Pinisil ni Diana ang kamay ni Joy, sabay sabi, "Huwag kang mag-alala, panigurado namang kasali ka. Duh, ikaw kaya ang nangunguna sa list noong unang semester." Nabuhayan naman si Joy sa sinabi ni Diana. Tinulungan ni Diana si Joy sa paghahanap sa pangalan ni Joy. Mabilis na nabura ang ngiti ni Diana nang makitang wala ang pangalan ni Joy sa kanilang departamento at section. Ang nakasali lang ay iyong ibang kaklase nila. Joy, nakita ko na ang listahan ng mga dean's lister ng section natin. Kinakabahan na saad ni Diana. Bakit? Bakit ka kinakabahan? Takang tanong ni Joy at mabilis na tinignan kung saan itinuro ni Diana ang listahan gamit ang kanyang labi. Ano to? Bakit? Paano? Naguguluhan na tanong ni Joy. Hindi makapaniwala na wala na sa listahan ang kanyang pangalan. Susugurin ko talagang gurong yun. Paniguradong si Professor Ronald ang may gawa nito. Naiinis na saad ni Joy at mabilis na tinungo ang opisina ni Professor Ronald. Hindi na naawat pa ni Diana si Joy sapagkat lakad-takbo ang ginawa ni Joy. Pagkarating ni Joy ay kumatok siya ng dalawang beses. Hindi lang simpleng katok dahil para itong pinupukpok ni Joy. Mabilis na binuksan ni Joy ang pinto at hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Ikaw! Alam kong ikaw ang may gawa kung bakit hindi ako nakasali sa Dean's Lister, Professor. Umamin ka nga sa akin? Ano bang nagawa ko sa'yo? Simula nang dumating ka sa paaralan na ito, puro nalang pasakit sa ulo ang ginawa mo sa akin. Sigaw ni Joy habang nakatingin lamang ng diretso kay Professor Ronald. Hindi umimik si Professor Ronald. Bagkos, sumenyas lamang na parang sinabi kay Joy na tumingin sa kanan kaya sinunod naman iyon ni Joy. Muntik nang mapaupo si Joy nang makitang nakaupo ang kanilang dean sa kanang bahagi. Buti na lamang at agad siyang napahawak sa malapit na upuan. Magandang araw po, Dean. Bati ni Joy. Isang pilit ng ngiti ang pinakita ng kanilang dean kay Joy. Dahilan para mapakagat labi si Joy sa sobrang hiya. Magandang araw din, Iya. Bakit ka na pa rito? Alam mo bang bawal ang ginawa mo kani-kanila lang? Tanong ng dean kay Joy. Para namang tuta na tumango si Joy, sabay sabi ng, Opo, pasensya na po. Nadalan lang po ako ng bugso ng aking damdamin. Bumuntong hininga ang dean at tumingin kay Professor Ronald. Sir, kung ano man ang problema ng estudyante mo, pag-usapan niyo iyan. Ikaw, Iha, unang babala ko ito sa iyo. Kapag naulit pa ito, isususpindi na talaga kita. Babala sa kanila ng dean. O siya, mauna na ako sa inyo. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi nyo maayos ang gulong ito. Habilin ng dean bago nawala sa kanilang paningin. Napabuntong hininga si Professor Ronald at tumayo. Sa ginawa mo kanina, magdasal ka na lang na hindi iyon ipagkakalat ng dean. Kasi kapag iyon kumalat, mapapahiya ka kapag nagkataon. Babae ka pa naman. Untag ni Professor Ronald at binuksan ang kurtina sa kanyang opisina. Dahilan para makapasok ang liwanag. Marahan na binatukan ni Joy ang kanyang sarili na parang nagsisisi sa kanyang ginawa. Kasalanan mo kasi ito eh! Bintang ni Joy kay Professor Ronald. Humarap kay Joy si Professor Ronald habang nakataas ang kilay. Paano namang naging kasalanan ko, Ms. Hidalgo? Nakaupo lang kami rito kanina habang tinatalakay ang hindi mo pagkasali sa Dean's List. Sinusubukan kong itanong sa Dean kung bakit hindi ka nakasali. Ngayon, pinakita mo sa kanya ang hindi ka aya-aya mong ugali. Huwag ka nalang umasa na makakasali ka pa. Sarkastikong saad ni Professor Ronald at umupo sa kanyang upuan. Tuluyan nang napaupo si Joy sa upuan. Napahilamos sa palad habang si Professor Ronald ay nakatingin lang sa kanya. Akala ko kasi ikaw ang may pakana kung bakit hindi ako nakasali. Pag-amin pa ni Joy. Salamat sa pagiging tapat mo, Ms. Hidalgo. Ngunit hindi ko ugali na manira ng ibang tao, lalo na kapag estudyante ko. Papaklang saad ni Professor Ronald.
Dahil sa hiya ay mabilis na tumayo si Joy. Mabilis na humingi ng pasensya bago lumabas ng opisina na bagsak ang balikat. Hindi na pumasok si Joy sa dalawang subject niya sa tanghali. Kung saan-saan lang siya naglakad hanggang sa mapadpad siya sa parke. Tahimik ang baligid at walang masyadong tao. Maganda rin sa mata dahil maraming puno at bulaklak ang nakatali sa parke. May fountain pa sa gitna at may mahabang upuan sa bawat gilid. Tahimik na umupo si Joy sa ilalim ng puno at ginawang unan ang kanyang bag habang nakatitig sa langit. Sa kabilang banda naman, si Professor Ronald ay abala sa pakikipag-usap niya sa kapwa niya guro habang naglalakad. Nakilala mo na ba si Miss Hidalgo, sir? Siya ang pinakamatalino sa lahat ng kaklase nila. Pagbibida ng kapwa guro ni Professor Ronald kay Joy. Tumango naman si Professor Ronald. Talaga ba? Maang-maangan pa niya. Inaamin ni Professor Ronald na matalino nga si Joy. Pero pansin din niya na mas binibigyan lang ng pansin ni Joy ang sarili niya. Para sa kanya, si Joy iyong tipo na ayaw malamangan. Sagot ng sagot kahit hindi sigurado. Inaamin naman ni Professor Ronald na ang kumpiyansa ni Joy sa sarili ay makakatulong para madagdagan ang kaalaman niya. Pero pansin naman ni Professor Ronald na gusto lang sarilinin ni Joy ang gusto niyang matutunan at ayaw nito na may nagtuturo sa kanya. Oo, palagi siyang may sagot sa tanong ko. Sa lahat ng naging estudyante ko noon, siya lang ang matapang. May kumpiyansa sa sarili. Una ng katrabaho ni Professor Ronald sa kanya. Sasagot na sana si Professor Ronald nang makita niya ang pamilyar na likod ng babae. Dito na muna ako, ma'am. May gagawin lang po muna ako. Paalam ni Professor Ronald sa katrabaho niya at nagmamadaling umalis. Hindi alam ni Professor Ronald kung bakit niya pa pupuntahan ang pamilyar na likod ng babae. Pero parang may tumulak sa kanya at kusang humakbang ang paan niya para puntahan ito. Napabuntong hininga siya nang makita ang babae na kanina lang ay pinag-uusapan nila ng katrabaho niya. Si Joy. Ay, akala ko kung sino. Saad ni Professor Ronald sa kanyang sarili at napailing. At mang aalis na sana siya, ngunit napatigil siya nang may sumitsit sa kanya at napalingon siya kung sino iyon. Tinatawag niyo po ba ako, Lolo? Magalang na tanong ni Professor Ronald sa matandang lalaki habang tinuturo ang sarili at lumapit sa matanda. Oo, bakit mo ba iniwan ang kasintahan mo? Delikado rito kapag madilim, iho. Maraming ahas dito. Saad ng matanda kay Professor Ronald. Nahihiyang kinamot ni Professor Ronald ang kanyang batok sabay sabi, "Hindi ko po siya kasintahan, Lolo." Napailing na lamang ang matanda sa sinabi ni Professor Ronald. Ay nako, iba na talaga kalalakihan ngayon. Mga wala ng respeto sa lalaki. Saad ng matanda at umalis. Napabuntong hininga na lamang si Professor Ronald. Nadamay pa talaga ako sa katangahan mo, Miss Hidalgo. Saad ni Professor Ronald sa kanyang sarili habang nakatingin kay Joy. Napailing si Professor Ronald at muling tinahak ang daan pa uwi. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, hindi niya maiwasan na mapaisip kung gising na ba si Joy o hindi, lalo na't dumidilim na ang paligid dahil hindi kaya ng konsensya ni Professor Ronald kapag may nangyaring masama kay Joy. Muli niyang tinahak ang daan pabalik sa parke. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Akala ni Professor Ronald na wala na si Joy sa kanyang pwesto kanina. Ngunit nagulat siya nang makitang hindi gumalaw si Joy sa kanyang pwesto at payapa na natutulog. Sa mata ay hindi mo akalain na pagod, pero sa bawat hilik nito ay halata mo ang pagod. Miss Hidalgo, gumising ka na. Hindi gumising si Joy, kaya napagpasyahan ni Professor Ronald na buhatin ito. Nahirapan pa siya dahil walang masyadong sasakyan na dumadaan. Kaya nang makita ni Professor Ronald ang taxi, kahit mahal ang pamasahe ay pinara niya ito at sumakay. Pagkarating ni Professor Ronald sa bahay niya, ay agad niyang nilapag si Joy sa kanyang kama dahil wala namang ibang kwarto dahil siya lang naman mag-isa ang nakatira. Nilagay ni Professor Ronald ang bag nilang dalawa sa kanyang study table. Kahit pagod sa trabaho, ay pinilit ni Professor Ronald na magluto ng kanin at adobo para may makain. Habang nagluluto si Professor Ronald ay nagising naman si Joy. Nataranta si Joy nang makitang hindi pamilyar sa kanya ang kama kung saan siya nakahiga. Napansin niya ang lamesa kung saan nakalagay ang bag niya
kaya agad niya itong nilapitan. Professor Ronald? Bulalas ni Joy sa kanyang sarili nang makita ang litrato ni Professor Ronald. Napatotop si Joy sa kanyang labi at agad na kinuha ang kanyang bag. Aalis na sana siya nang saktong pagharap niya ay nauntog siya sa dibdib ni Professor Ronald. Aray! Naiinis na sa Ade Joy habang hinihimas ang noo. Hinawakan ni Professor Ronald ang kanyang balikat at nilayo ng kaunti para tingnan ang noo ni Joy. Hindi naman namula. Saad ni Professor Ronald at binitawan ang balikat ni Joy. Sumunod ka sa akin. Kumain ka muna bago ka umalis. Punan ni Professor Ronald at nauna nang lumakad. Bit-bit ang bag ay sinundan ni Joy si Professor Ronald. Gusto sanang tanungin ni Joy si Professor Ronald kung paano siya napunta sa bahay nito. Pero tumahimik na lamang siya. Nakaupo lamang si Joy habang nakatitig kay Professor Ronald na naghahanda ng pagkain nila. Hindi niya maiwasang mamangha dahil sa lapad ng likod nito at tigas ng braso. Nakokonsensya tuloy si Joy sa kanyang nagawa kanina. Kumain na tayo. Aya ni Professor Ronald na nauna nang kumuha ng kanin. Ayaw sanang kumain ni Joy pero nang kumulo ang kanyang tiyan ay napagdesisyonan niyang kumain na lang. Bakit ako nandito? Kinakabahan na tanong ni Joy habang madiin na nginunguya ang manok. Nakatulog ka sa parke kanina at buti na lang nandoon ako dahil kung hindi, baka dinumog ka na ng lamok. Pinakamalala pa, baka maghahasa ka pa. Masungit na sagot ni Professor Ronald nang hindi nakatingin kay Joy. Napangiwi naman si Joy sa sagot ni Professor Ronald at napakagat ng labi. Salamat kung ganun. Nahihiyang saad ni Joy. Hindi na nagsalita pa si Professor Ronald at tumango na lamang. Dahil kampante naman si Joy na walang masamang ginawa si Professor Ronald sa kanya, ay gaan sa loob na niya ang kumain. Ako na lang ang maghuhugas, Prof. Presenta ni Joy pagkatapos nilang kumain. Okay. Tinatamad na sagot ni Professor Ronald at nauna nang pumunta sa sala. Matapos maghugas ni Joy, ay nadatnan niya si Professor Ronald na nanunood ng TV. Dahil sa seryosong tingin ni Professor Ronald sa telebisyon, ay nahihiya si Joy na gumambala sa kanya. Salamat sa pagkain, Prof. Aalis na po ako. Paalam ni Joy kay Professor Ronald. Mabilis na hininaan ni Professor Ronald ang tunog ng telebisyon at tinignan ang relo. Alas 8:55 na, Miss Hidalgo. Wala nang masyadong dadaan ang motorsiklo ngayon. Maglalakad ka lang ba? O magpapasundo ka? Tanong ni Professor Ronald at tumingin kay Joy. Maglalakad lang po, Prof. May ilaw naman ang cellphone ko kaya okay lang. Matapang na saad ni Joy at unti-unti nang lumakad papunta sa pinto. Tumango-tango si Professor Ronald, sabay sabi ng, okay, mag-ingat ka na lang. Balibalita kasi na may mga ligaw na kaluluwa rito sa amin. Hindi nga lang ako sigurado pero mag-ingat ka pa rin. Habilin naman ni Professor Ronald. Hindi naman totoo ang sinabi niya. Gusto lang talaga ni Professor Ronald na makita kung hanggang saan ang tapang ni Joy. Nang marinig ni Professor Ronald ang pagsirado ng pinto, ay akala na umalis na si Joy. Ngunit kalaunan ay bumalik si Joy na naghahabol na ng hininga. Prof! May nakita ko sa labas! Nakaputi! Parang multo! Taranta na saad ni Joy at mabilis na sumiksik kay Professor Ronald sa kanyang kinauupuan. Kinuha pa ang unan para gawing panakip sa mukha. Napailing si Professor Ronald at lumayo kay Joy, pero sumiksik pa rin si Joy. Hidalgo, biro lang yung sinabi ko kanina. Gusto lang kitang takutin kaya lumayo ka na sa akin at umayos ka ng upo. Nakita na ang panty mo. Saad ni Professor Ronald, napilit tinutulak si Joy palayo sa kanya. Umiling-iling si Joy sabay sabi ng, Hindi, nakita ko talaga kanina. Lalaki na kalahati ang katawan, paalang ang lumalakad at walang ulo at tiyan. Ayaw sana maniwala ni Professor Ronald, ngunit nang biglang namatay ang ilaw ay kinabahan ito. Maging ang telebisyon kasi ay namatay din. Akmang sisigaw na sana si Joy, kaya mabilis na tinakpan ni Professor Ronald ang kanyang bibig. Dahilan para magpumigla si Joy. Tumahimik ka, Hidalgo. Kumalma ka at huwag na huwag kang sumigaw. Kung hindi, mamamatay tayo pareho. Bulong ni Professor Ronald habang nakatakip pa rin ang kamay sa bibig ni Joy. Dahil nakayakap naman si Joy kay Professor Ronald habang ang dalawang binti ay nasa bewang, mabilis na nalaman ni Professor Ronald na kumalma na si Joy.
Dahan-dahan na kinalas ni Professor Ronald ang kanyang kamay na nakatakip sa bibig ni Joy. Tumayo ka muna. Humawak ka sa kamay ko. Ihahatid lang kita sa kwarto at doon ka muna magpakalma. Titignan ko lang sa labas. Pakiusap ni Professor Ronald, ngunit agad na umiling si Joy. Ayoko, Prof. Takot ako sa dilim. Pag-amin ni Joy na siyang lihim na ikinangiti ni Professor Ronald. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Joy kay Professor Ronald kung ano ang kinatatakutan niya na walang pag-aalinlangan. Ngayon lang nakita ni Professor Ronald ang ibang pagkatao ni Joy. Marahan na hinaplos ni Professor Ronald ang buhok ni Joy para pakalmahin. Okay, bubuhatin na lang kita. Huwag na huwag kang gumawa ng ingay, Hidalgo. Paalala ni Professor Ronald at tumango naman si Joy at siniksik ang mukha sa leeg ni Professor Ronald. Nagtagumpay naman sila sa pagpasok sa kwarto na walang ginagawang ingay. Lalabas muna ako saglit. Isara mo ang pinto at huwag na huwag mong bubuksan kung hindi ako magsasabi. Nakuha mo ba? May cellphone ako riyan sa drawer ng lamesa. Kunin mo at tumawag ka ng pulis. Tanong ni Professor Ronald. Dahan-dahan na tumango si Joy. Oo, mag-ingat ka, Prof. Nanginginig na saad ni Joy. Tumango si Professor Ronald at walang ingay na umalis. Sinarado naman ni Joy ang pinto habang nakaupo si Joy sa kama at nanginginig na nakikipag-usap sa pulis gamit ang cellphone. Si Professor Ronald naman ay tahimik na minamasdan ng anino na nasagip sa kanyang paningin. Hindi na bago kay Professor Ronald ang ganitong pangyayari sapagkat maraming beses na rin na may nagtangkang magnakaw sa kanya. Pero lahat ng iyon ay walang nagtagumpay. Ang modus kasi ng mga magnanakaw ay magpanggap naman ng nanggal, nang sa ganon, matakot ang mga tao. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng magnanakaw nang sinipa ni Professor Ronald ang likod nito. Sa pagkasalampak ng magnanakaw sa sahig ay agad na binuksan ni Professor Ronald ang ilaw. Bumungad sa kanya ang nasa 15 taong gulang pa. May nakapinta pa sa bewang na kulay pula na mukhang dugo kaya naman nakakatakot kapag gabi dahil nagmumukhang manananggal talaga ito. Nang marinig naman ni Joy ang malakas na kalabog ay agad siyang napahawak sa unan at nagtago sa kumot. Natawagan naman niya ang pulis ngunit hindi pa rin dumating. Ang bata mo pa para magnakaw. Tagasan ka ba? Parang wala lang natanong ni Professor Ronald. At nakadekwatro pa habang nakaupo. Umubo ang batang lalaki bago sumagot ng Tagasantarosa po. May nagbayad po kasi sa akin para nakawan ka po. May sakit ang papa ko kaya hindi ko matanggihan. Pasensya na po. Si Supremo Calixto ba ang nagbayad sa'yo? Tanong ni Professor Ronald. Nagulat ang bata at dahan-dahan na napatango. Opo, paano niyo po nalaman? Kuryosong tanong naman ng bata. Marami nang nagtatangkang magnakaw sa bahay ko. Ngunit ni isa ay walang nagtagumpay. Pareho rin ang pormahan mo, kaya hindi na bago sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon, bata. Tumakbo ka hanggang sa makakaya mo at huwag ka nang bumalik dito. Dahil paniguradong bukas ay hahanapin ka na ng pulis. Payo ni Professor Ronald na hindi na tinapos ng bata at agad na tumakbo paalis. Sakto namang nawala sa paningin niya ang bata at siya rin pagdating ng mga pulis. Gustuhin man ipakulong ni Professor Ronald ang bata, ngunit alam niya na wala pa itong muwang at tanging gusto lamang ay magkaroon ng pera pambayad sa gastusin sa ospital. Kaya hindi na niya ito isinumbong sa mga pulis. Ganun ba, sir? Yung tumawag kanina, kaano-ano mo, sir? Tanong ng pulis na ikinataas ng kilay ni Professor Ronald. Kasintahan ko, sir. Natakot lang siya dahil takot siya sa dilim. Saad ni Professor Ronald na may halong kasinungalingan. Naniniwala naman ng mga pulis sa sinabi ni Professor Ronald, kaya umalis na ang mga ito. Maayos na sinarado ni Professor Ronald ang binto at saka pinuntahan si Joy sa kanyang kwarto. Good night, Hidalgo. Saad ni Professor Ronald nang makitang nakatulog na si Joy. Nagising si Joy na medyo mabigat ang mukha. Nang mapagtanto niyang nakatulog pala siya kagabi, ay agad siyang bumangon at tarantang lumabas sa kwarto para makita kung kumusta na si Professor Ronald. Nakatulog lang pala. Akala ko kung napano na. Saad ni Joy sa kanyang sarili matapos itapat ang kanyang daliri sa pulso ni Professor Ronald. Tatayo na sana si Joy nang biglang humarap sa pwesto niya si Professor Ronald.
hindi niya mapigilan na mapatitig sa matangos at mapulang labi na mayroon si Professor Ronald. Bago pa matunaw si Professor Ronald sa kakatitig ni Joy, ay napagpasyahan niya na magluto ng pagkain para naman makabawi. Nag-init din siya ng tubig at nagbabakasakali na gusto rin ni Professor Ronald na magkape. Saktong tapos na si Joy sa pagluluto at paghahanda. Pagtingin ni Joy sa may pintuan, ay mukha ni Professor Ronald ang bumungad sa kanya. Halatang bagong gising dahil magulo pa ang buhok. Prof, pasensya na kung pinakialaman ko ang gamit mo. Gusto ko lang bumawi tungkol kagabi. Kape muna, Prof. Ayaw ni Joy at inabot pa kay Professor Ronald ang tasa. Akala ni Joy hindi tatanggapin ni Professor Ronald dahil ilang minuto siyang tinignan nito. Kaya nang tanggapin nito ni Professor Ronald ay napangiti siya. Umupo si Professor Ronald at ganoon din si Joy. Ano palang nangyari kagabi, Prof? Nakita mo ba yung manananggal? Tanong ni Joy habang humihigop ng kape. Wala. Nagkaroon lang ng power interruption kagabi. Yung tinutukoy mo naman na manananggal ay manikin iyon. Pagmamayari ng kapitbahay ko. Pagsisinungaling pa ni Professor Ronald. Ha? Seryoso? Bakit pakiramdam ko sinusundan ako noon kagabi? Usisa pa ni Joy. Pinitik ni Professor Ronald ang kanyang noo, sabay sabi ng, "Huwag ka nang magtanong. Masakit ang katawan ko." Tila na konsensya naman si Joy nang maalala niyang binubuhat pala siya ni Professor Ronald kagabi. Salamat kagabi, Prof. Pasasalamat ni Joy. Tumango naman si Professor Ronald. Walang anuman. Dediretso ka na ba sa paaralan ngayon o uuwi ka muna sa inyo? Hala, nakalimutan kong magpaalam kay Mama. Paninguradong galit na yun. Pinadalhan ko na ng mensahe ang mama mo kagabi. Pasensya na kung pinakialaman ko. Pagpuputol ni Professor Ronald, sasabihin ni Joy. Talaga? Anong sabi ni Mama? Ay nako, buti naman. Saad ni Joy at bumuga ng hangin. Sinabi ko sa kanya na sa kaibigan mo ikaw matutulog dahil gabi na. Pumayag naman siya kaya wala ka nang dapat ikabahala pa. Puno ni Professor Ronald. Maraming salamat, Prof. Mabait ka rin pala. Wala sa sariling puna ni Joy. Tumaas ang kilay ni Professor Ronald at umikot ang mata. Mabait ako sa taong mabait, Hidalgo. Kung kaaway ang turing ng iba sa akin, ganoon ko rin sila ituring pabalik. Puna ni Professor Ronald na ikinatahimik ni Joy. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa kanila bago nagsalita si Joy. Prof, bakit pakiramdam ko hindi mo ako gusto? Kagat labi na tanong ni Joy. Nagkibit balikat si Professor Ronald sabay sabi ng, "Wala akong estudyante na hindi ko gusto, Hidalgo. Kaya nga tinuturuan ko kayo ng maayos kasi gusto kong matuto kayo. Kung ang tinatanong mo tungkol sa sagutan natin noon, iyon ay parte lang ng trabaho ko. Ginagawa ko lang kung anong nararapat para sa inyo. Ayoko namang gagraduate kayo na kulang sa kaalaman na mayroon kayo." Paliwanag ni Professor Ronald. Bumuntong hininga si Joy at umiwas ng tingin kaya naman napatingin sa kanya si Professor Ronald. "Hindi mo naman siguro sineseryoso ang sinabi ko sa iyo noon, di ba?" Tanong ni Professor Ronald. Peking suminghot si Joy at muling kumagat ng sliced bread. "Ang sakit mo rin kayong magsalita, Prof. Iyon ang unang pagkakataon na napahiya ako." "Hindi kita pinahiya, Hidalgo. Nagpapaliwanag lang ako sa inyo. Hindi lang iyon para sa iyo, kundi para sa inyong lahat." Putol naman ni Professor Ronald sa sasabihin sana ni Joy. "Pasensya na kung masyado akong sensitibo, Prof." Bumuntong hininga si Professor Ronald. "Pasensya rin kung masyadong prangka ang pagkakasabi ko." Malumanay na saad ni Professor Ronald. "Magsisimula ba tayo uli? Iyong wala ng galit?" Nakangiting saad ni Professor Ronald. Tumango naman si Joy at ngumiti sabay sabi ng, "Gusto ko yan." Ngumiti si Professor Ronald. "Ako si Ronald De Castro." "Joy Hidalgo, Professor." Pagpapakilala muli nila sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw at naging mabuti na ang loob ni na Joy at Professor Ronald sa isa't isa. Ipinagpasalamat na lamang ni Joy dahil walang kumalat na chismis tungkol sa kanyang pagsugot kay Professor Ronald. Ngayon, kasalukuyan na nagtatalakay si Professor Ronald nang biglang siniko ni Diana si Joy. "Pansin ko lang, Joy, bakit parang okay na kayo ni Professor Ronald? Ano palang nangyari noong sinugod mo siya sa opisina niya?" Takang tanong ni Diana. Nagkibit balikat si Joy. "Bakit?
kailan ba kami hindi okay? At saka, natauhan na rin ako. Hindi naman mahalaga kung kasali ka man o hindi sa Dean's List. Importante, may matutunan ako. Saad ni Joy. Tumaas ang kilay ni Diana. Di ba galit na galit ka sa kanya noon? Todo pigil pa nga ako dahil sabi mo gaganti ka. Noong sumugod ka, hindi na talaga kita napigilan dahil ang bilis ng lakad mo. Saad ni Diana. Pinaglandas ni Joy ang kanyang kamay. Wala lang, ayoko rin naman magtanim ng galit sa kapwa. Sagot ni Joy. Itutuon na sana ni Joy ang kanyang atensyon sa professor. Pero agad na napahawak si Joy sa kanyang dibdib nang makitang kanina pa pala nakatingin sa kanila si Professor Ronald. Kayong dalawa, nasa likod nga kayo pero kita pa rin ang daldalan nyo. Saway ni Professor Ronald na siyang ikinsimangot nila Diana at Joy. Pasensya na Prof, hindi na po mauulit. Paghingi ng paumanhin ni Diana. Tumango naman si Professor Ronald at tumingin kay Joy na parang naghihintay na humingi ng tawad. Pasensya na Prof. Nahihiyang saad naman ni Joy at nagpaawa pa. Lubos na ikinagulat ni Diana ang paghingi ni Joy ng paumanhin. Kilala niya kasi si Joy na mataas ang tingin sa sarili at hindi kailanman humihingi ng tawad. Bumalik si Professor Ronald sa pagtatalakay at si Diana ay bumalik din sa pagtatanong. Joy, okay ka lang ba? Wala ka bang sakit? Bakit ang bait mo ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Diana kay Joy. Sumenya si Joy na tahimik, kaya tumahimik naman si Diana. Pero kalaunan ay nagtatanong na naman. Ano bang meron sa'yo ngayon? Wala, Diana. Hindi ba pwedeng magbagong buhay? Ayoko namang habang buhay na lang ako masungit. Paano naman ako magkakaroon ng kasintahan yan kung habang buhay kong paiiralin ang pagiging mapagmataas ko? Natatawang po na ni Joy at napailing-iling naman. Noon pa man, ni isa ay wala pang nanliligaw kay Joy. Siguro nga dahil sa pagiging masungit niya kaya walang nanliligaw. Nagtataka man ay tumahimik na lamang si Diana. Pagkatapos ng klase ni Professor Ronald ay bigla nitong tinawag si Joy. Kaya halos lahat ng kaklase ni Joy ay pabalik-balik ang tingin sa dalawa. Bakit Prof? Tanong ni Joy at lumapit kay Professor Ronald. Nang makalapit si Joy sa harap ni Professor Ronald ay tsaka lang nagsalita si Professor Ronald. Ngayon ko lang napansin ha, na wala ang cellphone ko sa bahay. Naalala mo pa ba kung saan mo nilagay? Ikaw ang huling umawak nun. Mahinang saad ni Professor Ronald. Sakto lang para marinig ni Joy. Medyo nagtaka ang ilan dahil sa inakto nilang dalawa. Lalo na nang umiling si Joy. Oo nga, nakalimutan ko. Naalala ko lang ay nahulog iyon. Siguro na sa ilalim yun ng kama. Saad ni Joy. Tumango si Professor Ronald sa baybuhat ng kanyang bag. Okay, salamat. Mabilis na bumalik si Joy sa kanyang upuan. Si Professor Ronald naman ay nagpaalam na rin sa mga estudyante niya. Joy, gusto mo pang sumama? Tanong ni Diana kay Joy pagkalabas nila ng paaralan. Saan? Kunot noon na tanong ni Joy. Kaarawan ng kapatid ko ngayon. Pinasabi niya sa akin na dalhin daw kita. Alam mo naman na gustong gusto ka nun. Napangiwi naman si Joy. Pwede bang humindi? May gagawin kasi ako sa bahay. Pagdadahilan pa ni Joy. Hindi pwede. Minsan lang to kaya pasahin mo na ang kapatid ko kahit ngayon lang. Saad ni Diana at nagpaawa epekt pa. Bumuntong hininga naman si Joy. Sige, pupunta ako. Pero hindi ko alam kung anong oras ako makakarating sa inyo. Alam mo naman masyadong traffic dito sa atin. Sige, aasahan ko yan ha. Salamat Joy. Masayang sabi ni Diana. Matapos ng pag-aya ni Diana kay Joy ay naghiwalay na sila ng landas. Kasalukuyan na ngayon na nag-aayos si Joy para maging presentable sa kaarawan ng kanyang pupuntahan. Simpleng trousers at loose t-shirt lang ang sinuot ni Joy. Pinaresan din ito ng Crocs na puti, nagpulbo at naglagay ng konting lip tint. Lalabas na sana si Joy sa kanyang kwarto nang biglang may tumawag sa kanyang telepono. Ang ikinataka pa niya ay hindi rehestradong numero. Hello? Nagdadalawang isip na bati ni Joy sa tumawag. Ako ito, Hidalgo. Nakita na ang cellphone ko ngayon lang. Buti lang din at nakita ko dahil may ipinasa pa lang isang grunyo na bagong lista ng mga kasali sa Dean's List. Pabiti na saad ni Professor Ronald at bumuga ng hangin. Nakaramdam si Joy ng saya at pag-asa sa sinabi ni Professor Ronald. Ano Prof? Kasali ba ako? Oo. Congrats, Hidalgo.
ikaw ang nangunguna sa inyong seksyon. Masayang sabi pa ni Professor Ronald. Hindi mapigilan ni Joy na magsigaw sa tuwa. Para siyang tanga na tumatalon sa kama habang sumasayaw pa. Salamat, Prof! Akala ko hindi mo naaasikasuhin ang grado ko dahil sa sinabi ko sa iyo noong sinugod kita sa opisina mo. Salamat talaga! Taos puso na saad ni Joy. Sa kabilang linya ay rinig ni Joy na marahan na tumawa si Professor Ronald. Manang ano man, Hidalgo. Yung tungkol sa nangyari sa opisina, kalimutan mo na yon. Maraming salamat talaga, Prof! Sige. Teka lang, Prof, ha? May tumawag kasi. Sasagutin ko lang. Huwag mo munang ibaba, Prof, ha? Bili ni Joy bago sinagot ang tawag ni Diana. Asan ka na? Nagsisimula ng pagdiriwang. Ikaw na ang kulang dito, Joy. Sobrang lungkot na ng kapatid ko. Pangungonsensya ni Diana kay Joy. Papunta na ako, Diana. Hintayin mo lang ako riyan. Sige, hihintayin ka namin, Joy. Mag-ingat ka. Bili ni Diana bago niya binaba. Nang makitang hindi pa nga pinatay ni Professor Ronald ang tawag, ay marahan na napakagatlabi si Joy. Naalala niya na isang professor pala ang pinaghihintay niya at hindi basta-basta nakatawagan lang. Prof, sino yung tumawag kanina? Pagpuputol pa ni Professor Ronald sa sasabihin sana ni Joy. Mas lalong dumiin ang pagkagat ni Joy sa kanyang labi nang marinig ang namamaos na boses ni Professor Ronald. Inaamin niya na sa lahat ng katawagan niya noon, si Professor Ronald lang ang may magandang tinig. Ah, si Diana lang. Halos bulong na sagot ni Joy. Nag-uusapan niyo. Gabi na, dapat natutulog ka na ngayon. Parang bata na saway ni Professor Ronald kay Joy. Inaya niya kasi ako na pumunta sa kaarawan ng kapatid niya. Paliwanag ni Joy na hindi niya rin alam kung bakit pinaliwanag pa niya ito. Lalaki? Kuryosong tanong ni Professor Ronald. Tumango si Joy sabay-sabi ng, oo. Sinong kasama mo papunta dun? Tanong ni Professor Ronald na parang pulis. Ako lang. Sagot ni Joy. Magbumpatayin ang lokasyon sa cellphone mo para mahanap ko ang bahay mo. Saad ni Professor Ronald na ikinataka ni Joy. Po? Bakit, Prof? Pupuntahan kita ngayon. Sabay tayong pupunta sa kaarawan ng kapatid ni Diana. Saad ni Professor Ronald bago pinatay ang tawag. Nagtataka man ay sinunod na lamang ni Joy ang sinabi ni Professor Ronald. Maya-maya pa ay may humintong sasakyan sa labas ng bahay ni Joy, kaya agad na nagpaalam si Joy sa kanyang magulang. Kumatok muna si Joy sa bintana ng sasakyan para siguraduhin kung si Professor Ronald nga ba. Nang makitang nakahudi ang driver at nakapantalon, ay agad na napaatras ng kaunti si Joy. Hindi niya rin kasi mahagilap ang mukha nito dahil sa laki ng hood nito. Pumasok ka na, Hidalgo. Nang marinig ni Joy ang boses ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na pumasok. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ni Joy na mapatingin kay Professor Ronald na nagmamaneho. Ngayon ko lang nakita ang sasakyan mo, Prof. Bago? Hindi, matagal na ito. Pero ngayon ko lang nagamit dahil nakatambay ito sa garahe ng mama at papa ko. Kaya pala hindi ko ito nakita noon. Tumango na sa ad ni Joy. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Diana, ay hindi na muli nag-usap pa ang dalawa. Hala, nakalimutan kong regalo! Bulalas ni Joy paglabas sa kotse at napatutok pa sa labi. Lumingon-lingon si Joy para tingnan kung may bukas ba na tindahan. Ngunit napakagat lamang siya ng labi nang makitang ni isa ay wala. Papakiusapan sana ni Joy si Professor Ronald para magpahatid sa pinakamalapit na tindahan, ngunit bigla itong pumasok sa kotse. Paglabas ay may dala ng regalo at nakasuot pa ng disposable mask. Teka, okay ka lang ba, Prof? Bakit nakamask ka? May sakit ka ba? Tarantang tanong ni Joy at tinapat pa ang kamay sa noo, ngunit agad naman itong tinanggal ni Professor Ronald. Wala akong sakit, Hidalgo. Sinuot ko lang ito para hindi mapansin ng mga bisita na ako ang kasama mo. Baka ma-issue pa tayo sa paaralan. Paliwanag ni Professor Ronald. Oo nga, ano? Ano ito? Tanong ni Joy at tinanggap ang inabot ni Professor Ronald. Malamang regalo. Alam kong nakalimutan mo kaya bumili na ako. Puna ni Professor Ronald na ikinangiti ni Joy. Salamat, Prof. Tagasagip ka na talaga ng problema ko. Natutuwang saad ni Joy. Sabay na pumasok sa loob sina Professor Ronald at Joy. Habang hinahanap ni Joy si Diana at ang may kaarawan,
ay para namang gwardiya na nakasunod sa kanya si Professor Ronald. Joy! Sa lakas ng pagtawag ni Diana kay Joy, ay agad na natunto ni Joy ang pwesto ni Diana. Hindi maiwasan ni Joy na mapangiwi dahil mukhang lasing na si Diana at may hawak pa na wine. Hi, nasan si Casper? Bati ni Joy kay Diana at pilit hinahanap sa paningin ang bulto ng kapatid nito. Si Casper? Nandoon sa loob! Halika, sasamahan kita! Mabilis na sinundan ni Joy at Professor Ronald. Kahit nakasunod naman si Professor Ronald kay Joy, ay nililingon pa rin ni Joy para siguraduhin kung okay lang ba si Professor Ronald. Casper, para kang tanga na nakamukmuk dyan. Umayos ka, nandito na si Joy! Pagtawag atensyon ni Diana sa kanyang kapatid na nakadikwatro habang nakatingin sa may bintana. Mabilis na tumayo si Casper at taranta na nilapitan si Joy. Hi Joy, buti naman at nakarating ka. Akala ko hindi mo na ako sisipotin. Nga pala, kumain ka na ba? O baka naman gusto mo ng dessert? Taranta naman na tanong ni Casper at halata ang pagkasabik sa mukha. Hinay-hinay lang kapatid. Napaghahalataan ka talaga masyado. Naiiling ni Saad ni Diana. Joy, iwan na kita ha. Si Casper na bahala sa'yo. At ikaw Casper, wag na wag mong babastusin tong si Joy, kundi gigilitan talaga kita ng leeg. Pagbabanta ni Diana bago tuluyan na umalis. Tila nahiya naman si Casper sa sinabi ni Diana dahil napakamot siya sa batok. Pasensya ka na sa ate ko ah. Medyo lasing na kasi kaya ganun kong makapagsalita. Paghingi ng dispensa ni Casper sa inakto ng kanyang kapatid. Okay lang yun. Nga pala, ito yung regalo. Regalo namin niya ng kasama ko para sa'yo. Saad ni Joy at inabot kay Casper ang paper bag. Kasama mo? May kasama ka pala? Sino? Takang tanong ni Casper at tumingin sa likod. Lumingon si Joy sa kanyang likod para tawagin si Professor Ronald na may kalayuan sa kanya. Ayaw na sanang lumapit ni Professor Ronald ngunit pinuntahan siya ni Joy at hinila palapit kay Casper. Nga pala Casper si... Ruel pre. Pagputol ni Professor Ronald sa sasabihin ni Joy at mabilis na inabot ang kanang kamay. Nagdududang tumingin si Casper kay Professor Ronald. Casper pre. Pakilala rin ni Casper at nakipagkamay. Nakuha naman ni Joy ang gustong iparating ni Professor Ronald sa pag-iiba niya ng pangalan kaya napangiti na lamang siya. Kumain na ba kayo? O baka gusto niyo ng dessert o drinks na lang? Tanong ni Casper. Ramdam ni Joy ang pagka-awkward ni Casper nang ipinakilala ni Professor Ronald ang kanyang sarili bilang Ruel. Lumingon si Joy kay Professor Ronald. Kumain ka na ba? O baka gusto mo ng dessert na lang? Tanong ni Joy. Alam ko namang hindi ka pa kumakain kaya kumain muna tayo. Pagkatapos ay dessert naman. Sagot ni Professor Ronald. Humarap si Joy kay Casper. Kakain na lang muna kami, Casper. Tsaka na lang ang dessert kapag tapos na kami kumain. Sagot ni Joy at binigyan ng maliit na ngiti si Casper. Okay. Kibit balikat na Saad ni Casper. Nakatingin lang si na Professor Ronald at Joy kay Casper habang pinaghahandaan sila ng pagkain. Pansin ni Joy na wala ang ina at ama nito. Siguro ay hindi pa nakakabalik mula sa trabaho. Gusto ko niya. Biglang Saad ni Professor Ronald habang nakatingin kay Casper. Tumango si Joy. Oo, inamin niya sa akin noon. Pero hindi naman niya ako niligawan kaya akala ko biro lang. Kita ni Joy kung paano tumaas ang kilay ni Ruel kahit na natatabunan ng hood ang mukha nito. Naghihintay ka talaga? Bakit? Gusto mo ba ang batang yan? 2 taon yata ang agwat niyong dalawa eh. Puna ni Professor Ronald na ikinasimangot ni Joy. Hindi ko siya gusto. Iniisip ko lang na baka biro lang ang sinabi niya noon. Paliwanag ni Joy. Kapag ba may manliligaw sa'yo ngayong taon nito, pagbibigyan mo ba? Sa tanong ni Professor Ronald ay hindi mapigilan ni Joy na mapatitig sa kanya na tila sinusuri ang bawat sulok ng mata nito. Depende. Kapag may nararamdaman ako, oo. Pero kapag ni kaunti ay wala, hindi ako papayag. Ayoko naman na magbaasa ng tao. Sagot ni Joy. Sakto namang dumating na ang pagkain na hinanda ni Casper, kaya tumihimik na ang dalawa. Kumain na kayo. Kukuha lang ako ng dessert sa kabilang silid. Paalam ni Casper. Sinunggaba naman ni Professor Ronald ang pagkakataon. Kumain siya ng matiwasay.
Kapag naman ay dadaan sa harap nila, ayuyuko si Professor Ronald para hindi makita ng iba ang kanyang mukha. Dahil napansin ni Joy ang pagkabalisa ni Professor Ronald, ay tumayo na si Joy at umupo sa harapan ni Professor Ronald. Simula nang ginawa iyon ni Joy, ay kampante na si Professor Ronald sa pagkain. Matapos nilang kumain, ay dumating naman si Casper bit-bit ang limang Tupperware na may iba't ibang laman. May mango float, leche flan, ubi jam, fruit salad at buko salad. Bakit ang dami? Hindi naman mauubos to. Reklamo naman ni Joy habang nakanguso. Akmang pipitikin na sana ni Casper ang noo ni Joy, ngunit nauna na si Professor Ronald. Kumain ka na lang. Blessing iyan kaya huwag kang magreklamo. Pangangaral pa ni Professor Ronald. Oo nga, Joy. Kung hindi mo kaya, pwede naman nadalhin mo iyan para may makain ka bukas. Panggagatong pa ni Casper sa sinabi ni Professor Ronald. Sabi ko nga, kakain na lang ako. Suko na sa ad ni Joy at nagsimula ng lumantak. Matapos kumain, ay inaya ni Casper si Joy na makipag-usap ng pribado. Noong una ay ayaw pa ni Professor Ronald, pero nang sabihan siya ni Joy na madali lang, ay pumayag din. Maligayang kaarawan sa iyo, Casper. Ang tanda mo na, 22 ka na ngayon. Bati ni Joy kay Casper na nakatingin sa kalawakan. Isang pilit ng ngiti ang pinakita ni Casper kay Joy. Huli na ba ako, Joy? Tanong ni Casper. Saan? Kunot noon na tanong ni Joy. Sa'yo. Mabilis na sagot ni Casper. Casper, bata ka pa. Makakahanap ka rin ng mas mabuti pa kaysa sa akin. Subukan mong lumingon sa iba. Huwag mong ituon sa akin ang atensyon mo. Siya ba ang dahilan, Joy? Tanong ni Casper at tumingin kay Professor Ronald na tahimik na nakaupo sa upuan habang naghihintay kay Joy. Hindi ko alam, Casper. At kung siya man, hindi ko rin alam kung tatanggapin ko ba. Halos bulong na sa ad ni Joy. Aminado si Joy, tumitibok ng mabilis ang puso niya sa tuwing magtatagpo ang tingin nila ni Professor Ronald. Bakit naman? Kita ko naman sa mga mata mo na gusto mo siya at gusto ka rin niya. Sa kung paano nga lang siya umakto na paghahalataan ko na gusto ka niya. Sa ad ni Casper. Ewan ko, Casper. Siguro kapag malaman mo, mahihirapan ka rin. Nakauwi na si Joy sa bahay niya. Ngunit ang utak niya ay tila hindi pa nakauwi dahil nandoon pa kay Professor Ronald. Kinabukasan ay makapal ang eye bags ni Joy. Ayaw niya sanang pumasok, ngunit nang maalala niyang may eksaminasyon palang magaganap, ay mabilis pa sa alas 4 siya gumalaw at pumunta sa paaralan. Anong nangyari sa'yo? Dinaig mo pa ako na lasing kagabi ah. Para ka namang isang gabi na nagwalwal. Puna ni Diana kay Joy pagkaupo nito sa upuan. Hindi niya pinansin si Diana, bagkos kinuha niya na lamang ang puting disposable mask at sinuot ito. Sakto namang pumasok si Professor Ronald kaya umayos ng upo ang dalawa. Magandang umaga sa lahat. Di ba sinabi ko sa inyo na ma-eksaminasyon tayo ngayon? Humihingi ako ng pasensya sapagkat kailangan kong ilipat ito sa ibang araw dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Puna ni Professor Ronald na siya namang ikinasaya ng ilang kaklase ni Joy. Nang makita ni Joy na pareho silang nakamask na puti, ay agad na nanlaki ang mata ni Joy. Dahil hindi pa nakita ni Professor Ronald na nakamask si Joy, ay napagpasyahan niya na magpalit ng itim na mask. Hindi niya alam kung bakit niya pinalitan kung gayong hindi naman nila sinasadya na magkapareho sila ng mask. Prof, ano pong gagawin natin ngayon? Tanong ng isang kaklase ni Joy. Pag-aralan niyo na lang muna yung binigay ko sa inyo na paksa na pagkukunan ko sa gagawin kong exam. Bukas, aasahan ko na kayong lahat ay papasa, kaya mag-aral kayo na mabuti. Habili ni Professor Ronald. Ms. Hidalgo? Bakit po, Prof? Sumunod ka sa akin sa opisina. May ibibigay akong paksa na kailangan niyo rin pag-aralan. Sagot ni Professor Ronald. Sumunod naman si Joy. Pagkarating nila sa opisina ay akala talaga ni Joy na bibigyan siya ni Professor Ronald ng paksa. Ngunit nagulat lamang si Joy nang biglang tinanggal ni Professor Ronald ang mask ni Joy. Anong nangyari sa mata mo? Namamaos na tanong ni Professor Ronald. Napaiwas naman si Joy dahil sa nakakailang natitig ni Professor Ronald. Wala, matagal lang ako nakatulog kagabi. Sagot ni Joy at saka hinila sa kamay ni Professor Ronald ang mask. Bakit? Hindi ka ba tinamad kagabi kaya matagal ka talagang nakatulog?
taas kilay na tanong ni Professor Ronald at sinuri ang mukha ni Joy. Hindi. Maang-maangan pa ni Joy. Teka nga, ikaw nga rin eh. Nakangusong saad ni Joy at saka mabilis na tumingkayad at hinablot ang mask ni Professor Ronald. Mabilis na tumalikod si Professor Ronald kay Joy. Pero huli na ang lahat dahil nakita na ni Joy ang mukha ni Professor Ronald na mukhang panda dahil sa kapal din ng eye bags. Ano yan? Mas makapal pa ang eye bags mo kasi sa akin ah. Natatawang saad ni Joy habang pilit pinapaharap si Professor Ronald. Tumigil ka Hidalgo. Napuyat lang ako dahil sa may ginagawa kong research paper kagabi. Dahilan pa ni Professor Joy. Ngumusa si Joy. May gagawin ka pala dapat kagabi. Dapat hindi ka na sumama. Saad ni Joy na parang nakokonsensya. Tumingin naman si Professor Ronald kay Joy at saka sinamaan ng tingin. Anong gusto mo? Ikaw lang mag-isa? Paano kung gahasain ka ng Casper na yon? Mukha pa namang manyak. Grabe ka naman. Hindi naman siguro, Prof. Malay natin. At saka, mabuti na yung sigurado. Saad ni Professor Ronald at inikutan ng mata si Joy. Hindi naman siguro. Nag-usap na kami kagabi, diba? Sinabi ko na sa kanya na wala siyang pag-asa. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Professor Ronald mula sa hindi maipinta, ngayon nagpipigil ngiti na. Talaga? Buti naman. Makabuluhan na saad ni Professor Ronald bago umupo sa kanyang upuan na siyang ikinataka ni Joy. Lumipas ang ilang araw, kung noon ay walang kasabik-sabik ang araw ni Joy, ngayon ay mayroon. Kaya naman kahit si Professor Ronald lang ang magtuturo ngayong araw, ay maaga pa rin pumapasok si Joy. Magandang bulaklak para sa magandang binibini na aking iniibig. Iyan ang nakasulat sa liham na nakaipit sa bouquet ng pulang rosas. Hindi maiwasan ni Joy na mapangiti. Ilang araw na rin mula nang makatanggap siya ng iba't ibang regalo araw-araw. Minsan ay mga pagkain, tsokolate, bulaklak o di kaya ay mga gamit. Hindi man kilala ni Joy kung sino ang nagbibigay, ay natutuwa pa rin siya sapagkat ngayon niya lang naranasan ito. Sana lahat, Joy! Inggit naman ako! Puna ni Diana at saka umupo sa upuan ito. Ngumiti naman si Joy at saka inumoy ang bulaklak. Gusto ko makita kung sino ang palaging nagbibigay sa akin ng regalo, Diana. Ano bang kailangan kong gawin? Umakto si Diana na parang nag-iisip. Kung mag-iwan ka kaya ng liham dito sa upuan mo kapag uwian, tignan natin kung aamin. Suhestyon ni Joy. Tingin mo aamin siya? Hindi nga niya sinabi sa liham ang pangalan niya tuwing nagpapadala siya ng regalo. Nakangusong saad ni Joy at pinatong ang mukha sa mesa. Oo nga no, kung unahan mo kaya siya sa pagpunta dito sa silid-aralan, nang sa ganun mahuli mo kung sino. Suhestyon muli ni Diana. Napaisip naman si Joy sa sinabi ni Diana. Akmang sasagot na sana si Joy, ngunit biglang pumasok sa silid-aralan si Professor Ronald. Kaya umayos na sila ng upo at nilagay ni Joy ang bulaklak sa kanyang hita para hindi makita ni Professor Ronald. Nagsimula na sa pagtalakay si Professor Ronald. Pansin ni Joy na wala sa mood si Professor Ronald kaya tahimik lang siya na nakikinig. Nang mag-uwian, paglabas ni Professor Ronald ay sumunod agad sina Joy at Diana. Bit-bit ang bouquet ng rosa sa kaliwa, magkahawak kamay sina Diana at Joy habang naglalakad. Nakaramdam si Joy ng pagkaihi kaya nagpaalam siya ni Diana na umalis na. Matapos mag-CR ay lumabas na si Joy. Saktong paglabas ni Joy ay siya ring paglabas ni Professor Ronald mula sa panlalaki na CR. Ang ganda ng bulaklak. Sinong nagbigay? Tanong ni Professor Ronald nang mapansin ang bulaklak na hawak ni Joy. Ah, hindi ko rin alam, Prof. Nihihiyang sagot ni Joy. Tumango-tango naman si Professor Ronald. Ah, tagahanga. Hula ni Professor Ronald. Nagkibit-balikat lamang si Joy. Siguro? Pero gusto mo naman. Namamaos na tanong ni Professor Ronald. Oo, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Gusto kong pasalamatan ang nagbigay nito pero hindi ko alam kung paano. Nakangusong saad ni Joy at niyakap ang bulaklak. Baka naman nahiya lang sa'yo. Gayunpaman, aalis na ako. May gagawin pa ako. Paalam ni Professor Ronald kay Joy. Sige Prof, ingat! Saad ni Joy at ngumiti bago tumalikod si Professor Ronald sa kanya. Gaya ng suhestyon ni Joy kay Diana,
Kinabukasan ay sinunod ito ni Joy. Sinadya niya na maagang pumunta sa silid-aralan at magtago sa ilalim ng mesa ng guro. Alas 5, nakarating si Joy sa silid-aralan. Alas 6 naman nang mapansin ni Joy na bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pansin ni Joy ang makinis na sapatos. Hindi pa nakita ni Joy ang mukha sapagkat siya ay nakatago pa rin. Nang mapansin ni Joy na nasa tapat na ng upuan niya ang tagahanga niya, ay walang ingay siya na lumabas sa mesa. Ngunit imbes na ngumiti, ay napakunot na lamang siya dahil sobrang pamilyar sa kanya ang likuran ng lalaki. Professor Ronald? Halos bulong na saad ni Joy. Tila bumagal ang ikot ng mundo ni Joy. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang hinihintay ni Joy na lumingon ito. Ikaw? Hindi makapaniwala na tanong ni Joy kay Professor Ronald. Napakagatlabi si Joy para pigilan ang sarili na umiyak. Hindi niya lubos maisip na ang taong pinagkakatiwalaan na niya ay siya rin pala ang palihim na nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano. Joy! Magpapaliwanag ako! Pigil ni Professor Ronald nang akmang aalis si Joy. Sige, ipaliwanag mo nga, Prof. Paano naging ikaw? Bakit hindi mo binigay sa akin ng diretso? Pinagmukha mo pa akong tanga? Joy, may plano naman talaga ako. Sadyang natorpe lang talaga ako dahil iniisip ko na hindi mo ako gusto. Kaya pinili ko yung ganito, yung palihim na hinahangaan ka sa malayo. Namamaos na paliwanag ni Professor Ronald at hinawakan ang kamay ni Joy. Ang hina-hina mo pala eh! Kalalaki mong tao pero duwag ka! Sigaw ni Joy habang pinagsusuntok ang dibdib ni Professor Ronald. Sorry, patawarin mo ako, Joy. Nangihina na saad ni Professor Ronald at ikinulong sa bisig niya si Joy. Bakit pa kasi ang duwag mo? Tanong ni Joy habang humihikbi. Patawarin mo ako, Joy. Marahan na hinaplos ni Professor Ronald ang likod ni Joy para pakalmahin ito. Nang kumalma si Joy, ay pinaupo siya ni Professor Ronald at pinainom ng tubig na kinuha pa ni Professor Ronald mula sa bag ni Joy. Nakatingin si Joy sa kawalan habang si Professor Ronald naman ay nakatingin sa kanya habang palihim na napakagatlabi. Unti-unti na ring tumaas ang araw. Umalis ka na, Prof. Pambabasag ni Joy sa katahimikan. Joy, umalis ka na, Prof. Maawa ka sa akin, umalis ka na. Halos pagmamakaawa na saad ni Joy. Ayaw man iwan ni Professor Ronald ay sinunod na lamang niya si Joy. Nang makaalis si Professor Ronald ay siya namang pagtulo uli ng luha ni Joy. Lumipas ang ilang araw ay hindi na uli pa nagpakita si Professor Ronald. Nabalitaan na lamang ni Joy na umalis na pala si Professor Ronald sa pagiging guro. Sa pangalawang pagkakataon ay nasaktan na naman siya. Kung kailan malinaw na kay Joy ang kanyang nararamdaman at saka pa nawala si Professor Ronald. Mukhang palagi ka nang malungkot ah. Hindi ka ba masaya na wala nang magpapahiya sa'yo? Kunot noo na tanong ni Diana. Bumuntong hininga si Joy. Okay na kami ni Ronald, Diana. Walang gana na puna ni Joy habang nakatingin sa bago na naman nilang guro. Ronald? Hindi na Professor Ronald? Umamin ka nga sa akin, Joy. Gusto mo ba si Professor Ronald? Mali ba, Diana, kung sasabihin kong oo? Mahinang puna ni Joy. Umiwas ng tingin at marahan na napakagat labi para pigilan ang luha na pumatak. Ano? Halos bulong na saad ni Diana habang nanlaki ang mata. Paano? Bakit? Huwag mong sabihin na matagal nang malapit ang loob niyo sa isa't isa kaya nahulog din ang loob mo. Sunod-sunod na tanong ni Diana kay Joy. Tumango si Joy bilang sagot. Ha? Joy naman! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya pala nung paalis na siya ay hinahanap ka niya sa akin. Ano? Hinahanap niya ako? Bakit daw? Sunod-sunod naman na tanong ni Joy. Hindi ko rin alam. Basta sinabi niya lang sa akin na pumunta ka raw sa parke sa Biyernes. Biyernes? Di ba Biyernes ngayon? Nataranta na tanong ni Joy. Hala, oo nga no. Mamaya, puntahan mo siya na magkausap naman kayo. Sige, salamat Diana ha. Taus-pusong pasasalamat ni Joy. Ngumiti lang si Diana bilang sagot. Pagkatapos ng klase, uwian na. Akmang aalis na si Joy nang bigla siyang pigilan ni Diana. Teka,
Haharap ka sa kanya na ganyan ang suot mo? Taas kilay na tanong ni Diana kay Joy. Tumingin naman si Joy sa kanyang damit. Pagkatapos ay tumingin kay Diana habang nakakunot din ang noo. Oo, bakit? May mali ba? Girl, malamang mayroon. Kailangan mong magpaganda. Professor ang haharapin mo, no? Hindi basta-basta na professor. Gusto mo pa. Ano gusto mo? Mapahiya ka. Pangangaral pa ni Diana kay Joy. Buti na lamang at sila na lang dalawa ang nasa silid kaya walang nakarinig. Sabi ko nga, pero ano bang gagawin ko? Nahihiyang tanong ni Joy. Ngumisi naman si Diana kay Joy. Sinyalas na mayroon itong ideya. Ako na bahala sa'yo. Inabot ng kalahating oras sina Joy at Diana sa pag-aayos. Nilalagyan pa kasi ni Diana si Joy ng kaunting kolorete at inayos ang buhok. Iyan! Ang ganda mo na masyado! Saad ni Diana at ibinigay kay Joy ang salamin. Parang hindi ko kilala ang sarili ko, Diana. Ang ganda! Maraming salamat! Nakangiting saad ni Joy habang nakatingin sa salamin. Walang anuman. Basta mangako ka sa akin na babalik ka sa akin na masaya. Nabuburyo na rin ako sa tuwing makikita kang malungkot. Parang naasar na saad ni Diana pero sa kaloob-looban ay masaya ito. Natawa naman si Joy sa kanyang pahayag. Okay, madam. Asahan mo, madadala ko na ang korona ng kasiyahan. Sa parke, kinakabahan si Joy habang nililibot ang paningin sa buong parke. Maraming tao ngunit ang taong hinahanap niya ay wala. Nahihiyaman ay nakapagdesisyon na si Joy na tawagin si Professor Ronald. Ilang sandali pa ay may tumunog sa may puno, malapit sa tabi niya, sa puno kung saan siya nakatulog noon. Hello, Joy? Nasaan ka na? Namamaos na tanong ni Professor Ronald. Imbes na sumagot ay pinatay ni Joy ang tawag habang dahan-dahan na lumapit sa puno kung saan nanggagaling ang boses ni Professor Ronald. At hindi nga nagkamali si Joy. Nakaupo kasi si Professor Ronald sa ilalim ng puno habang may basket sa gilid nito. Joy? Ikaw ba talaga yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Professor Ronald at dali-dali na tumayo para lapitan si Joy. Pero agad-agad na umatras si Joy. Diyan ka lang, Prof. Nandito lang ako para linawin sa iyo ang lahat. At wala nang iba pa. Saad ni Joy? Napansin ni Joy ang pagbabago ni Professor Ronald. Nangangayayat na ito. Joy, Prof. Alam kong masyadong mababaw ang dahilan ko para magalit sa'yo kaya, pasensya. Nitong mga nakaraang araw para akong mababaliw kakaisip sa'yo. Kung okay ka lang ba at kung anong nangyari sa'yo. Alam kong nasaktan din kita kaya sana mapatawad mo ako. Isang pilit ng ngiti lamang ang ibinigay ni Professor Ronald kay Joy. Ramdam ni Joy na nasasaktan ito. Prof, mahal kita. Amin ni Joy habang pinipigilan ang sarili na umiyak. Nagulat naman si Professor Ronald sa sinambit nito. Talaga? Mahal mo ko? Tanong ni Professor Ronald na tila hindi makapaniwala. Ngumiti naman si Joy at tumango. Yes! Salamat Lord at tinupad mo ang hiling ko. Mahal din ako ng babaeng gusto ko. Sigaw ni Professor Ronald at binuhat si Joy dahil sa tuwa. Teka, ibaba mo ako, Prof! Nahihilo ako! Pasensya na mahal ko, nadala lang sa tuwa. Saad ni Professor Ronald habang abot-tenga ang ngiti. Okay lang. Importante, masaya ka. Masaya tayo. Puna ni Joy na ikinatuwa ni Professor Ronald. Umayos ng tayo si Professor Ronald at peke ng umubo. Ngayon na mahal pala natin ang isa't isa. Maaari ba kitang ligawan? Mahal ko? Matamis na tanong ni Professor Ronald. Liligawan? Nagawa mo na yan noon da. Siguro oras na para maging tayo na. Mahal ko? Kilig ay hindi na naitago pa ni Professor Ronald. Ang pisngi nito ay namula, lalo na ang labi ni Joy na lumapat sa pisngi niya. Teka, bakit ka umalis sa trabaho mo? Tanong ni Joy kay Professor Ronald at lumayo sa pagkakasandal sa dibdib nito. Bawal sa paaralan ang pagkakaroon ng relasyon sa estudyante, kaya umalis ako para ligawan ka. Sagot ni Professor Ronald at hinalikan ang noo ni Joy. Talaga? Swerte ko naman pala. Pero huwag kang mag-alala, swerte ka rin naman sa akin dahil ikaw ang una at magiging huli ko. Saad ni Joy na akala mo nagbibiro, pero seryoso ito. Wala akong pake sa trabaho ko, mahal.
mas may pake ako kapag napunta ka sa iba. Baka mabaliw pa ako. Bulong pa ni Professor Ronald kay Joy. Hindi lubos maisip ni Joy na ang taong kinaiinisan niya noon ay siya rin palang maging kasintahan niya ngayon. Ngayon ay isang taon na silang magkasintahan. Sinubok man ng panahon, pero paulit-ulit naman silang bumabangon. Wakas!